lahat po ng product sales ng Front Row sa buong buwan ng March. Lahat. Hindi po portion, hindi po 10%, hindi po 20%, hindi po 30%. 100% po ng kitipapin po ng product sales ng Front Row at Lux products, idodonate po natin sa charity ni Mark Arlene. At syempre, nandito kami guys sa Baguio Country Club. At syempre, magkakaroon kami ng big event dito together with the owner, Sir Sam Versosa. Syempre, pasok, Sir Sam. Kamusta kayo guys? Kamusta kayo dito sa Baguio and the whole region of Benguet? Nandito kami, the whole Front Row family, the whole management. Yeah. Of course, kasama ko si Abs Emil, Kahart Gatasilo. And bubuksan natin yung pinakabagong office natin dito sa Baguio. This is the calm before the storm. Kita nyo naman, this is like an hour before the grand opening. Marami ng tao sa baba. But of course, we need to practice social distancing and safety health protocols. Especially, di ba, kasama natin ang mga guests of honors natin. Mrs. Arlene Magalong, Honorable Benjamin Magalong, ang mabuting ama ng Baguio. Siyempre, Kong Eric Yap, makapoging congressman. Within these walls, oh God, let your angels preside and stand watch, Lord, over those who work here. Through Jesus Christ our Lord, and everybody say, Amen. 1, 2, 3, God. Yay! On the count of three, we will officially open along with Congressman Eric Yap and of course Mayor Benji Magalong and of course her honorable and beautiful Arlene Magalong with Sam Versosa. I'm RS Francisco. In three, we will open Front Row Baguio. Three! 2, 1! Yeah! Let's Front Row Baguio! Hi Front Row! Front Row Baguio! Kamusta? Okay pa ba kayo lahat guys? Yeah! Nakapanibago kasi parati alam ko pagka meron opening ng mga offices, whether here or sa Manila or kahit saan lugar, kahit sa ibang bansa, siksikan, di ba? Pero ngayon, we're almost a meter away kasi kailangan natin mag-social distancing. Pero hindi tayo magpapatinag sa energy. Tama ba, guys? Dahil sa energy nyo kami nag-feed, ramdam na ramdam namin ang energy nyo. Kaya ngayon pala, maraming salamat at nandito kayo. Alam ko, mas marami pang gusto magpunta. Tama ba? So imagine, kayo yung napapunta dito, kayo yung swerte. Huwag na natin patagalin. Gusto ko muna tawagin. Of course, kasama natin ang mabuting ina ng Baguio, Honorable Arlene Magalong. And, unahin natin bago si Mayor. Let's say, unahin muna natin kasi sinasabi niya ayaw na niya magsalita. Pero, Madam Arlene, ito po yung mga batang tumitingala po sa inyo. Sa mabuting puso niyo at sa ano, kailangan lang din ng marinig ang words of inspiration from you. Kahit hindi ilokan. Managa sa Imatalan. Hindi ako marunong mag-ilokano. Tagalog lang. Okay lang! Yeah! Okay lang yun, ma'am! Okay, I'm so glad na in-invite ako ni RS. Makasabay po kami kasi nasa judge sa Miss Universe. Tapos in-invite niya ako pumunta dito. Sabi ko, Mayor Magalong ng Pamalong, kaya tuwang-tuwa naman siya. Oh, anyway, 39 years na po kami dito sa Baguio. Originally from Baguio. Hindi ako po sanay talaga magsalita. Pinili pa talaga ako ni Raymond. Thank you very much for coming over. And I wish you good luck to Front Row. And thank you also sa charity na ginagawa mo. I'm also doing my own charities. It's called Thankful Tuesday. Every Tuesday, I'm giving 30 families some gifts and also toys for the kids. Grabe, no? Guys, clear ko lang, ha? Gamit niya yung sarili niyang resources, ha? Kasi talagang pag may tumingin ng tulong sa kanya, sarili niyang resources ang ginagamit ni Mayora Arlene. I usually sinasabihan ako ni May, huwag kang gumamit ng sarili mong pera. Pero hindi mo naman pumaasahan kasi marami po kaming mga
donors na wala namang kita ngayon. So, they cannot give us any help. So, for the meantime, sarili ko munang pera and also with the help of my friends from Manila, binibigyan naman din ako. Then, they share it. So, thank you very much for coming and also thank you for inviting me. Thank you po. Baguio Mayor Benjamin Magalong! Benguet
Honorable Congressman Eric Chia! Nagagalak ako na nandito po ako ngayon at kasama kayo. Yes! Yes! Bakit napakalaki ng front row dito sa province of Benguet, most especially dito sa Baguio? Kung loob na ating patagalin, one of the top leaders of FRONTROW, let's give it up for Mr. Lee F. Cesar! Thank you, Alvin. Thank you, Baba. Good morning, FRONTROW Baguio! Good morning! Alam mo, it's been 7 years na next start tayo sa... Next start tayo sa World Hub Park. Pinapakita mo yung negosyo. Sabihin mo sa mga tao, meron kami produkto. Kaya kami maman dito. Hanggang sa, sinasabi ko lang sa mga tao na magka-office kami. Ikaw, gumotche ka na ba? Ako, magka-office ako. Pero at that time, wala akong pera lang. Hindi ko ba kayang bayaran din po ang negosyo? Kung ano yung dadaanan nyo ngayon, wala akong pera nun. Pero sabi nga nila, ako yung mahirap, may tayo din lang yan. Hindi ako mahirap. Yung mga panahon ngayon, I'm broke. Wala akong cash nun. Pero meron akong mentality na turo sa akin ng mga orders na basta ginagawa mo yung tama, meron kang pure intention sa mga tao tumulong. Nakikita mo yung tao hindi bilang sales. Nakikita mo yung tao na magiging partner kita, magiging grupo tayo, magmimilog tayo ng usapan. Nakatuwa, Hindi po ako yung Baguio. Kasama ko sila Kevin Carantang ng Empire, sila Derek Estor, sila Joel, sila Ramon, sila Roten, sila Lisa. Salamat guys kasi alam nyo, kasama namin kayo sa panahon na to. 2013, hinawakan ko yung lupa sa GoPlack Mayor. Bota ako ng bus. Sabi ko, Lord, bless this land. Ito yung promised land ko. Marang kabuho ko grupo dito, magkaka-opsiya kami dito. And pagiging give it chance ang blessing sa lugar na ito. GoPlack pa yun. Kaya wala na akong motion. Nag-busto ko nun. Dala ko yung box ng products. Kasi yan, sabi sa akin sa aming office, di, kumunta kong Baguio. Pasaway na yung products. So dala ko yung products, dala ko yung maleta ko, dala ko yung mga piliin nung mga tao sumayal sa akin, yung mga packages, yung mga sumayal sa akin sa lugar na yun. Mayor, Congressman, may dala ko maleta. From GoPlack, nakad ko yung session pa ba? Nang nakamaleta. Pagkakanda-kumanda yun. Pumunta kami ng MacDo Session Road, Mayor, tsaka Congressman, tsaka Mayora. Yung maleta ko, buksan ko, ang laman po niya, 100 na Lux White, tsaka 100 na sabon. Tapos, sabi ko, yung products nyo, salamat sa tiwala. Yayaman tayo dito. Magkakawapis tayo dito. Magkakagrupo tayo dito. And, truth be told, God, fulfill this promise. Ito ba yung office natin, dapat ang sipon. Yes! Marami sa mga tao ito, Mayor, nakalipat na ng boarding house nila. Hindi na siya nakatira sa mga liblib na lugar, Mayor, Congressman. Nakakuha sila ng kondo. Marami sa mga ito, nakapaglabas ng first car. Ito mga tao ito, mga airplane, nakapaglabas ng SUV. Marami sa mga tao ito, Mayor, bibili na ng lupa. Yun yung in-offer namin. Hindi lang po yung sagot, hindi po yung Lux White. Kung hindi yung opportunity na galing ka dito, pwede ka makinggan to. From nothing, you can be something. You can be someone. Basta nasa tamang kumpanya ka, tamang mentors, tamang grupo, and we're very thankful na you're now here, very Congressman Mayora, to support us in this advocacy. We don't call this a company, Mayor, Congressman. We call this a movement. This is FRONTROW movement. Yes! Kung saan we promote health and wellness. Okay, sorry ah. First time ko. Sorry po tayo. We promote health and wellness. We promote people having bigger dreams. Kasi kung wala kang pangarap, ano meron ka? Maraming tao,
short sa income, short sa pera, pero kung mataas ang pangarap mo, guys, pati kayo, kung positive kayo, kung committed kayo, kung sumama kayo sa tamang kumpanya, tamang grupo, at lahat kayo, nakikinumara ka sa nakita mong vision. Nakikita mong ka-coaching ka, nakikita mong pagmimilyong ka, sa safe ka, award ka, pero wala ka pakain, wala ka pabayad ng boarding. Pero nakikita mo yun, nakikita mo mangyayari yun, guys, alam yung pagkawakan yun. Hindi yun coincidence na naisip mo yun. God put that dream in your head. And He wants to make it happen. Salamat po sa oras pa kayo sa akin. I've waited for this, Mayor. I've waited for this for 7 years. I've waited for this day. And salamat po. So guys, let's all give a big hand for our company president. Let's all give a big hand sa napakatapang natin president. He really went here to Baguio kahit na he wants to be safe from the virus, he wants to be safe from the COVID, tumataas yung case sa Manila, pero he really went up off his way para init tayo. So guys, give a big, big hand for President Harris. Pagkatapos mo ko ipaiyakin, magsasalitay mo na. Ano kung sasalita nito? Matulog pa si Pulko. Yeah, lahat ng sinabi nila, totoo yun. Thank you, Lee. Palakpakan natin si Lee. Isa sa mga inspirasyon ng Bull Front Row Philippines. Alam niyo naman, you guys, we represent the hardworking people of this country with big dreams. We all came from nothing to something. Gaya po ninyo, ako rin po nagmula sa wala, naharap, nagsumikap. And ngayon, I'm so proud na we built this multinational company. Grabe, third branch dito po sa city na to. Our 129th or 28th branch in this country. We've been opening different branches all over the Philippines and all over the world. Pandemic man ngayon, nagbukas po tayo ng Front Row London. Nagbukas tayo sa Front Row Sydney, Front Row Melbourne, Front Row Qatar, Front Row Kuwait, Front Row Hawaii. Ayun po, kakabukas lang natin last week sa Front Row, fourth branch sa Front Row Lipa. Next week, pang-ilang branch sa Quezon City. Next week, sa may bibuksan tayo sarili nating building sa Tarlac City. Kaya lagi namin sinasabi, wala pa po tayo sa 5% na pwede natin ilaki. Sobrang daming cities pa sa buong Pilipinas. Lahat po yan lalagyan natin ng Front Row. Sobrang dami pong bansa sa buong mundo. Papunta na tayo, pambubukas na yung Africa natin, South America. I mean, ang dami na natin branch all over the world, from Dubai, Abu Dhabi, Saudi, Toronto, Korea, Oman. Pero sabi ko nga, tuloy-tuloy pa rin po yung paglaki, tuloy-tuloy yung pagtulong. Pagtuloy-tuloy pa yung pag-spread ng good news ng Front Row dahil sa sobrang dami natin natutulungan, hindi lang po, hindi ito sa kumpanya natin sa loob, pero pati po sa labas, dahil yan sa inyong lahat, mga Front Row distributors natin. Sabi nga ni Lee, naging emotional siya kasi lahat ng bagay naman, pangarap niya nagihirapan. Kami ni RS po, sinimula namin to sa maliit nang na office. Ang pinahawakan lang namin is pangarap din namin. Pangarap namin tumulong. Tumulong sa mga sarili namin, tumulong sa pamilya namin, tumulong sa ibang tao. Hindi namin inisip yung pagkita nung mga panahon, hindi namin inisip yung pera. Ang inisip namin, matulungan yung mga kasama namin sa kumpanya. At tinuloy-tuloy lang namin at ginawa namin itong negosyong to, ginawa namin tama. Of course, pinaganda namin with the background ni Direct RS sa marketing, advertising, sa business, sa background ko. Pinaganda namin para wala tayong katulad. World-class products. Now,
household name na po tayo sa bilang Chevron. Araw-araw po tayo pinapanood sa TV, sa social media, and nag-uumpisa pa lang po tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, rapit lang kayo guys sa mga pangarap ninyo. Walang imposible. Impossible does not exist. Yung Front Row has proven that we've done epic events for the past how many years. We've been the benchmark of other companies. We've staged the largest indoor event in the history of the Philippines last year. Sa Philippine Arena, sobrang dami ng achievements ng Front Row. Kahit pandemic ngayon, nakakapag-expand tayo, nakakapagbigay tayo ng opportunity, nakakapagbigay tayo ng trabaho. So guys, dahil lahat yan sa inyo lahat, our Front Row distributors, kung sino, nasan man kayo sa buong mundo, magpapasalamat po ako sa inyo. Maraming salamat. And of course, on behalf of the thousands of distributors here in Baguio and the millions of distributors of Front Row all over the world, of course, gusto kong, on behalf of you, gusto kong pasalamatan, of course, yung mga dumalo ngayong gabi at naging inspirasyon. Of course, sa pangunguna ni Honorable Mayor Benjamin Magalong and his first lady, Mayor Arlene Magalong. And of course, ang ating kaibigan, ang dati pang tumutulong kasama po ng Front Row. Of course, Honorable, the active representative of Benguet, Honorable Congressman Arlene, maraming thank you. Sila po, nagbigay po ng suporta sa Front Row. Kami po, ni Direct RS, tuloy-tuloy rin po yung pagbibigay ng suporta sa City of Baguio, Benguet. Kung ano man yung pwede namin may tulong, gagawin namin. Kaya nga kanina, napag-usapan namin ni Direk. Yeah, kanina, dito sa ano, nag-usap kami. Kasi first time ko na-meet si Mayor Magalong, today ko na-meet. And that's when I saw talaga how ano talaga, he is a man of talagang pure love and honor ang nakikita ko sa kanya. Of course, si Madam Arlene, si Mayor, gumagawa ng charity niya. And parati natin sinasabi sa Front Row, di ba, na we have to be the blessing. Yes. We have to be the blessing. Basta sa Front Row, gawin lang na. Parati natin ito sinasabi pa ulit-ulit. Gawin natin ang negosyo ng tama, todo, at tuloy-tuloy. Huwag tayo manloko ng tao, huwag tayo titigil, hatawin lang natin ito papunta sa pangarap natin. Makakatulong tayo, hindi lang sa sarili natin, ngunit pati sa mga taong mahal natin at sa mga taong sa paligid natin. Kaya napag-usapan namin ni Sam kanina, kasi tomorrow, yun nga sabi ko kay Madam Arlene, gusto mo tumulong. Sabi ko, Madam, patulong naman po, kahit hindi Tuesday, patulong sa charity po ninyo, kahit kami na magpapak. So mamayang gabi, may packing po kami dito. Pero again, alam ko gusto niyo po lahat sumama sa packing. Pero limited lang po, 10 lang po, para makapag-practice po tayo ng social distancing. Para, you know, lahat ng mga safety protocols. Pero sabi namin ni Sam, paano natin, Sam, makakatulong pa sa bayan ng Baguio? Kasi ako, Baguio is love at first sight sa akin. Mahal ko na ang Baguio. Especially now, nung na-meet ko si Mayor, mahal ko na si Mayor kagad, right there and then. Si Congressman Eric Yap, nung na-meet ko sa Miss Universe, sabi ko, grabe these people. Paano tayo makakatulong pa more? So, napag-usapan namin ni Sam na sa tulong nyo, kasi hindi namin ito magagawa kung hindi katulong kayo eh. So, napag-usapan namin ni Sam na sa tulong nyo, lahat po ng product sales ng Front Row sa buong buwan ng March. Lahat! Hindi po portion, hindi po 10%, hindi po 20%, hindi po 30%. 100% po ng kitipapit po ng product sales ng Front Row at Lux Products, idodonate po natin sa charity ni Mark Arlene. Thank you po, Mayor. That's our smallest way to show our gratitude na, you know, siguro sinasabi nila malaking company, pero ang tingin ko, simpleng kumpanya lang po kami. At nagpunta po kayo dito, nagdalo po kayo, and I'm so honored na nakita po ninyo yung vision namin at yung advocacy namin for Front Row. So, from March 1 to March 31, lahat po ng benta natin, wow, ibibigay po natin sa charity. Yay! And of course,
course, guys, ito kanina pa natin inaantay. Ito kasama rin natin sa mga pagtulong sa pag-charity. Last year, ewan ko lang, karamihan dito, guys, 90% ng nandito sa Front Row Baguio, mga members, distributors natin are from Benguet. Yes. And of course, with the help of the acting representative of Benguet, nung pandemic po, trailer-trailer po ng trucks ng bigas ang pinadala po natin kasama si Congressman Eric Yap. And yes, maraming salamat, Congressman. At hindi po doon, pati sa Miss Universe, tinulungan din po natin, tinulungan din po niya tayo sa Miss Universe sa pagpo-promote ng kagandahan ng Benguet. Of course, pinakita niya lahat ng pinakamagagandang mga tourist attraction sa Benguet. At nakita at nasaksihan niya ng buong mundo dahil na-televise siya sa national TV because of Miss Universe. Gusto ko lang natin pakilala ulit at marinig ang ating congressman at representative ng Benguet, Congressman Eric Yap. Hindi po kasi ako magaling pa magsalita, kaya kakatiin ko sa tatlong phase yung nasabihin ko. Una-una, tungkol kay Sir Lee, nakaka-relate kasi ako sa kanya. Sabi niya, pumunta siya dito, ang dala-dala niya, dalawang bag ng Lux, product ng Front Row. Ako po, hindi rin po ako tiga-Benguet. Pumunta po ako dito, dala-dala ko lang po, sarili ko, tsaka isang malaking puso to help the people of Benguet. At syempre po, hindi ko ganun kabilis para tanggapin kami. Ang sasabihin lagi, bakit sila? Hindi naman sila taga rito ah. Pero hindi kasi yan kung saan ka pinanganak. Yes. Nandiyan dyan kung yung may puso ka ba to serve and to help. Tapos, parehas pa kami, victory, honor God, make disciples. So, kaya nakaka-relate ako nung nagsasalita siya. Hindi na rin ako nagtaka bakit siya nabibless ng ganito. Yung pangalawa naman is para sa Front Row naman. Huwag sana kayo magagalit kung sasabihin kong hindi successful ang Front Row. Bakit? Success is just about you. Significance is about other people. So ang Front Row ay significant po sa mga tao. Bakit po? Ang success kasi para sa inyo lang yun eh. Para kay Sir Sam lang. Pero hindi. You shared the blessing. So yung nangyaring pandemic, ngayon may pandemic, imbis na sabihin ni Sir Sam, gusto ko maging successful lang eh, bahala na kayo sa buhay niyo. Pero hindi, they choose to be significant. Mas gusto nila na tumulong sa tao, magbigay opportunity sa tao. Kasi sometimes yung success, masarap yan. Marami tayong magagawa. Pero at the end of the day, dadating yung time, nandirito na tayo sa last day natin, sasabihin natin, bakit ba ako naging successful sa mga bagay na hindi naman importante? Kaya ang sa akin, ang tingin ko sa Front Row ay isang, ano siya eh, kumbaga parang hindi success eh, significance. Kasi sa buong Pilipinas, naging significance na ang Front Row. Yes. Sinabi niyo yung success, kayo lang yun, in person. Pero pag significance, sa lahat. So, yun ang dahilan. At huwag kayo magtataka kung patuloy kayong dumadami at umaangat dahil you are all significance in this world. Kaya ako, sa totoo lang, bago ako maging politiko, si Sir Sam, kaibigan ko na. Ang nakita ko sa kanya, yun lang yung ginagaya ko sa pagiging isang public servant. Being a leader, you lead the way. You help, you serve. Hindi ka yung pagsisilbihan na, Sir Sam, ito na po yung tubig nyo, Sir Sam, ito po yung kita, hindi. Being a leader, si Sam ang magsasabi na, ito yung sa inyo, siya yung servant nyo. So mas maganda maging servant leader. Yes. Kesa sa leader na pinagsisilbihan. Yes. So, yun po yung inspiration na nakuha ko kay Sir Sam. Na being a leader, you should serve them. And they will follow you. Yes. So, yung last naman para sa inyo. Ito, may kodigo ako eh. Kasi,
mahina ako sa English eh. Pero wala naman sa English-English yan. Yan. Ito para sa mga front rows. Yan. To get something you never had. You have to do something you never did. Diba? Yes! Para makuha natin yung isang bagay na wala pa tayo, dapat gawin natin yung bagay na hindi pa natin nagagawa. Yes! Yan ang lagi niyong tatandaan na importante-importante sa buhay natin. Kasi sa totoo lang, kaya kung ano man yung meron, yung mga na-appreciate sa akin ng mga taga-Benguet, dahil ginawa ko yung mga hindi ko pa ginagawa sa buhay ko. So para sa inyo, para ma-achieve nyo yung mga gusto nyo, dapat gawin nyo yung mga hindi nyo pa ginawa. Yung extraordinary, ibigay nyo lahat. And nothing is impossible, lalo na with God is with us. Yes! Afternoon po, salamat po sa pag-invite. Pasensya na po at hindi tayo magaling magsalita, kaya portion by portion. Good afternoon po and thank you po. Maraming salamat, Congressman Eric Yap. After listening to the stories and insights ng mga kasamahan natin, especially top management, my front row, I remember the words of President Roosevelt. Immediately after the bombing of the Pearl Harbor, sabi ng mga general niya, sabi niya sa mga generals niya, we need to retaliate. Kailangan bumawi tayo. Ang sabi ng mga general niya, Mr. President, wala na po tayong barko sa lugar na yun. Nasira na po pati mga aeroplano natin sa Pearl Harbor sa Hawaii. Wala na po tayong paglaban. Ang sagot ng presidente, don't tell me it cannot be done. And after hearing the stories of your top management, then finally, na-realize ko, this is front row. Yes. Don't tell me it cannot be done. Because what you're doing is making the impossible possible. Yes. William May. Really amazed. Once again, you're making the impossible possible. Believe it. Claim it. Declare it. Maraming salamat. Thank you so much, Mayor. Thank you. Maraming salamat, Mayor. Madam Arlene, any last words? Ito, pinapasalita na naman. Anyway, damo na salamat. Yes! Sa inyong tanan. And I'm so glad na ang front row nandito na. Puro matagal na rin kayo dito, no? 70. Okay, and more years to come. Thank you. Yes! And also, thank you for supporting my charities also. Thank you for taking us. Thank you very much. First, our 001 upline, our head mentor of Emilio Brasil III, thank you so much, FRONTROW Baguio. Thank you so much sa oras na binigay ninyo. Maraming salamat sa mga pumunta. Of course, our President, Aris Francisco. Gusto lang namin magpasalamat, lalo na yung mga pumunta sa mga galing pa sa malalayong lugar. I know and we appreciate their efforts coming here. And binabalik din namin sa inyong efforts ninyo. Through what happened today, sobrang daming magandang nangyari. Suportado tayo ng local government, ng iba't ibang credible people. And sila po yung mga nasa likod natin. Hindi lang po kami nasa likod ninyo. Pero marami pong sumusuporta sa atin, sa advocacies natin, sa ginagawa natin, sa pagtulong natin, at sabi nga sa movement na to. So, palakpakan natin lahat ng sarili natin, ang kumpanya natin. Sobrang proud ako na kayo po ang kasama namin sa journey na to. Mahaba pa at malayo pa po ang pupuntahan natin.
naka-open lang ng branch na to. Third branch to ng Baguio, pero I'm sure marami pa tayong branches na pupuntahan at bubuksan dito sa lugar na to at sa region na to at sa buong mundo. Yes, yes. At kasama namin kayo, huwag lang kayong bibitaw. Kaming lahat ng daan sa pinagdaanan ninyo. Nararamdaman namin kung ano nararamdaman ninyo. Iisa po yung pinagdaanan natin, pinagsimulan natin. Pero iisa rin po ang patutunguhan natin. So kasama nyo ako, of course, ang ating partner, Derek Harris Francisco. Of course, ang ating top leader sa FRONTROW, Emilio Gatasillo. Kasama natin yan hanggang dulo. Kasama nyo po kami hanggang dulo. Maraming maraming salamat po sa inyo. FRONTROW Baguio, mag-ingay! Yes! Alright guys, all out na to, after neto, after ng siyempre kasayahan natin, ito na yung simula ng totoong hatawan, kahit ano pang pandemic ang dumaan, magpara sa pamilya, hindi tayo titigil. Tama ba? Yes! Okay, maraming salamat, kina Sir Sam and Director Ernest Francisco. Siyempre, kung wala sila, wala po tayo lahat. Sila po yung naging vision, diba? Kung baga dahilan kung bakit tayo nandito at kinukuha natin lahat ng mga pangarap natin. Congratulations sa inyong lahat, FRONTROW Baguio, sa lahat ng mga uplines na kung kahit din wala sila, wala rin tayo lahat dito, no? Palakpakan niyo po sila ni lahat ng mga uplines na nandito. Kahit na, pagod na, hirap na, lumalaban, tandaan niyo, kung lumalaban sila, lumaban ka lang para sa pangarap po. Congratulations, FRONTROW Baguio, maraming salamat. Director Francisco. Kayo naman po. Salamat. Maraming salamat, FRONTROW Baguio. Alam niyo naman, you guys, special kayo lahat sa akin. Especially now, makita natin na kahit meron tayo pinagdadaanan ng pandemic, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga pangarap. Maraming salamat. Yung story ni Lee, na how okay 100 na lakas white, it went a long way talaga. Maraming, ang daming mga tao, mga buhay na nabago dahil dun sa ginawa niyang yun. At imagine how significant because 100 na lux white ang hawak niya, dinala niya dito sa Baguio. And tomorrow, di ba, ipamimigay na, mamimigay tayo ng 100 na lux white dun sa mga yeah! Sa mga taga... Irisan, dumpsite. Kasi meron din tayo dalang mga ayuda, mga grocery. Kasi last 2 weeks ago or 3 weeks ago, nasa Tondo kami. Dahil may nasunugan doon parang 500 families. Tapos nagdala kami ng panig, nagdala tayo ng mga grocery, ng mga pagkain, lahat, sabon. Tapos kada inaabot namin yung mga ayuda, may mga bulok. May mga bulok na mahina. Parang nahiya pa sa platong lakso. Kasi talagang gano'n ha, sinagura talaga kami. Na parang ha? Talagang kasi nakita nila FRONTROW, nandito sa TV, nakita nila. So, kumulong. Gusto ng ayuda, gusto ng ano, ng last white. Bibay kami ng bigas, hinihingi last white. So, tinanong namin, yun namin yung pong mga kasalugan. Sabi, ano pang gusto nyo? Bigas o last white? O anong sagot? Last white! Alam niyo naman pala eh. So doon ako nagulat na parang ha? Tapos yan, na-videoan nga namin yun na tinatanong namin kung ano yung gusto nila. Bigas o last white ang gusto. So yun yung symbolism ng ginawa ni Lee na dinala niya yun. Ngayon, naging household name na tayo. Alam na yun pag sinabi mong last white. Lalo na ngayon sa pandemic. Diba? I-Google nyo. Yung Tathayon and COVID, nakikita nyo naman eh, not just necessarily Lux White. Pero alam nyo naman, syempre, Lux White ang number one. Yes! Lux White talagang number one. So, hindi tayo makapahiya dyan. So again, maraming salamat sa inyo. Salamat yung mga nag-travel ulit. Thank you. Sa lahat mo nag-travel, mahal na mahal namin kayo. Mahal ko ang Baguio, mahal ko yung mga leaders, mga core. Mahal namin kayo lahat, okay? Be blessed always. Thank you so much. Thank you, Lee. Maraming salamat. Thank you, Bamba. Thank you, Bamba and family.